maraming salamat, Valera. Maraming salamat po for organizing this and for lending us your space. 2 days preparation, pero lahat kayo nandito. Maraming salamat. Ang akin din po pagbigay galang kay Attorney Gloria Corrales ng Abreco. Attorney Min Gonzalez Alzate, ang ating volunteer lawyer. Nandito din yung RPC coordinator for Ilocos Sur, Aleka Chan. Yung iba-iba pong mga grupo na kasala natin at kailangan po natin pagpasalamatan. Siyempre, yung Abra for Leni Kiko. Yung Abra Youth for Leni Kiko. Siyempre, yung Silreka and Iseco officers. Ang Abrenians, doctors for Leni, lawyers for Leni, tapos yung ating mga bisita, Ilocos Sur for Leni. Maraming maraming salamat sa inyo. Buti na tuloy ako. Alam niyo po, dahil very late na ako nag-decide na kumandidato, hirap na hirap kami magkasya din yung aming schedule for us to be able to go to the many different places. Muntik pang hindi ako matuloy. Dahil alam namin na sobrang gipit na yung panahon to mount an event. Pero dahil may rally mamaya sa Baguio, actually may sa start na ngayon, hahabol na lang ako. Dahil may rally doon, ako po yung nagpumili na dumaan dito sa inyo. Is pina-follow ko yung Abra Youth for Leni. Yung nakikita ko kung gaano kadami yung sakripisyo inaalam niya. Kanina po, binisita ko si Bishop Moshan. Pagdating ko doon, may mga sumisigaw na Leni. Sabi ko parang very surreal para sa akin na in Abra, may nagkakamang salamat. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, iparamdam sa inyo how much we value and appreciate all the sacrifices and all the efforts we have been pouring nandito po sa kapagay natin. Alam po namin na hindi madali para sa inyo. Alam po namin na maraming sagabal. Alam naman na siguro may mga pagpigil. Baka may harassment pa kayang maraming. Pero tingin ko po, what drives everyone to act despite the threats is, alam niyo, na pinaglalaban dito, hindi lang naman ako bilang kandidato. Pero pinaglalaban natin dito, anong klaseng pamamahala yung gusto natin mangyari sa bansa natin in the next 6 years. Kasi tingin ko po kung ako lang bilang kandidato, kung mahirap o galang. Pero dahil alam niyo na ang pinaglalaban natin dito, yung kinabukasan ninyo. Ang pinaglalaban natin dito, decency in government. Ang pinaglalaban natin dito, good governance. Marami pong, ako ay I'm sure makaka-relate kayo. Ito din po yung conversation namin kahina ni Bishop. Na madali lang ang sabi ng mga plataforma. Diba? Madali lang mga po na aasikasuhin ko ito, aasikasuhin ko ito. Pero unless palitan natin yung klase ng politika sa atin, wala tayong maasaya na magpapalit. Ang nakikita natin, talagang yung politika natin, parang naka-reserve lang siya dun sa may pangalan, naka-reserve lang siya dun sa may naman, naka-reserve siya dun sa may means. Ano yung pangit sa ganitong klaseng sistema? Hindi nabibigyan ng boses yung ordinaryong mga mayan.
Mayroon sa akin po, parang ang pinaglalaban natin dito, yung patronage politics, palitan na natin with a kind of politics na mas empowering, with a kind of politics na may pangalan ka man o wala, may pera ka man o wala, yung pagkakataon mong makapagsilbi, pareho ng iba.